Bansang Awit ng Pilipinas. Ayang mag-ibig, Diyos na sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandudupin, di ka pasisigil. Sa nagatak, tutok sa sibuy at sa nanit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. The views and opinions expressed on this program are solely those of the program host and producer and do not necessarily reflect the policies and position of this network. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. This is Papa Angelo, the Life Mentor, dito po sa Leader News Philippines. Sana i-like and share po ninyo ang ating programa. Pero panoorin niyo po muna habang nila-like at sinishare ninyo. Dahil ito pong ating pinag-uusapan lagi sa programang ito ay yung mga susi o mga keys na binigay sa tao nino ng ating poong may kapal. Hindi ko napapaikot-ikutin. Kailangan natin lang mas mataas na reference o mas katiwa-tiwalang prinsipyo na mas makapagbibigay ng solusyon sa mga problema ng ating buhay. Dahil marami ng problema, marami na rin inalok na solusyon ang mga smart men natin, mga smart individuals natin sa gobyerno, sa simbahan, sa eskwelahan, pero nothing is working. They are all ain't working, sabi ng mga foreigners. Hindi na epektibo. Kailangan na natin bumalik or alamin kung sino ba yung mas smarter sa tao, sino ba yung mas higit na marunong kesa sa ating mga tao. Dahil talaga namang masakit na sa dibdib, masakit na sa kalooban ang mga nangyayari sa ating mga kababayan. Ang kulang lang talaga ay tamang kaalaman. Kasi ang tamang kaalaman ay magbibigay po sa atin ng tamang desisyon. Kapag alam mo ang iyong batayan, ang iyong guide, ay hindi ka maliligaw. Magiging tama ang iyong desisyon mo dahil alam mong tama yung pinanggalingan ng desisyon mo, tama yung guide o GPS na pinangahawakan mo. Kaya magkakaroon ka ng tamang klase ng buhay, yun po ang resulta. Kaya maling guide, maling desisyon ang magagawa mo at maling klase ng buhay ang mangyayari sa atin. Mga kaibigan, ngayon po ay March 5, 2021, dito po sa Makati City, Philippines.
At halos ito na po yung pangatlong episode na ipinopromote natin or pinahayag natin sa buong Pilipinas, maging sa mga kababayan natin sa OFW, pangatlong episode na ito na magkakadikit yung laman. Magkakaibang topic, pero magkakadikit ang laman na kung susumahin ninyong lahat, pagsasamahin natin lahat, ay makukuha natin ang prinsipyong tinuturo ng ating Poong Baykapal, ng ating Diyos. Nako, sa tinagal-tagal na ng panahon na tayo ay nabubuhay, sa tinagal-tagal na ng panahon na tayo ay nanlulumo o nang lalambot sa mga problema ng ating bayan na mukhang hindi natatapos, hindi nauubos, hindi bumababa ang bilang, hindi nawawala, ang lagi na lang natin tinatanong sa sarili natin, di ba? Kailan ba matatapos ito? Kailan kaya uunlad ang Pilipinas? Kailan kaya magbabago ang Pilipino? Eh lahat ng yan dahil sa frustration ng bawat isa sa atin. Frustration ba na bakit hindi niya ginawa ito, pwede namang gawin ito, bakit hindi niya naisip yun, pero pwede namang isipin ito. Di ba? Kaya panawagan ko sa mga nagtuturo, sa ating mga taga-turo ng ating areas ng buhay, maging pastor ka man, maging professor ka man, maging teacher ka man sa eskwelahan, ay napakahalaga po, sir, ma'am, na kayo po ay may tamang guide na tinuturo. Okay? At yung tamang guide na tinuturo ninyo, dapat ay lahat yan. Pag sinundan nyo pabalik, paatras, eh dapat patungo yan doon sa source ng lahat. Pag sinabing source ng lahat, eh pinanggalingan nating lahat. Pinanggalingan ng mundo, pinanggalingan ng mga bituin, pinanggalingan ng mga dagat, pinanggalingan ng lupa, pinanggalingan ng mga halaman, pinanggalingan ng kagubatan, pinanggalingan ng mga animals, pinanggalingan ng human being. Ay dapat pabalik po yan, nandoon lahat sa source nito. Okay? Isa sa mga prinsipyo na patutunayan ko ngayon sa araw na ito ay yung prinsipyong pinakaunang-unang tinuro niya na hindi pinapansin ng mga relihiyosong tao. Okay? Kasi yung mga relihiyosong tao, ayon sa pag-aaral, pag sinabi yung relihiyosong tao, ito yung simba ng simba. Ito yung laging may hawak na Biblia, pero hindi naman nagbabago yung buhay. Kaya nga, pag nakita ka ng mga tao na may hawak kang Bible, ang expectation ng tao sa iyo napakataas. Di ba? Ay, ang bait niyan. Ay, siguro, ano yan? Siguro, napakabuting tao niyan. Hindi tayo sasaktan yan. Harmless yan. Di ba? Ganun ang expectation natin. At yung iba pa, na marami ding nagsasabi, na siguro pastor yan. Siguro pari yan. Yun yung binibigay na stigma ng society na pinapansin mo, kaya takot ka nang magbasa ng Biblia. Kaya takot ka nang magbitbit ng Biblia. Pinapansin mo yung sinasabi nila eh. And that's where your problem starts. Alam nyo ba sa episode na to, patutunayan ko sa inyo na hindi mo kailangan ng college degree para umasenso ka, para umangat ang buhay mo, para mabuhay ang pamilya mo, hindi mo kailangan ng college degree. Patutunayan nyo ni Papa Angelo sa iyo ngayon. Ano pa patutunayan ko sa inyo? Na ang mundong ito ay ginawa, kasama na ang lahat ng nandito sa mundong ito, ay ginawa, binuo, na may konstitusyong sinasaad. Pag sinabing konstitusyon, pag tinype nyo yan, ang lalabas dyan ay batas, mga prinsipyo, mga karunungan na dapat daladala ng tao, dapat tinataglay ng tao sa kanyang kaisipan. Dapat naka-store lahat yan. Yan yung mga pinakaunang data o apps na tinatawag sa mga cellphone. Yan dapat yung mga apps na nakalagay sa ating katauhan, sa ating katawan, sa ating utak. Walang kayang magtanggal niyan, walang pwedeng mag-delete niyan sa ating katawan.
Kapag yan ay na-store mo lahat, tamang karunungan, tamang prinsipyo, tamang gabay sa iyong mga desisyon, ay siguradong maganda ang biyahe ng buhay mo. Maganda ang takbo ng biyahe ng pamilya mo. Maganda ang kabuuan ng inyong biyahe at siguradong mararating nyo ang inyong patutunguhan. Kung magkaroon man ng problema along the way, along the biyahe, prepared ka, alam mo ang gagawin mo, at hindi ka apektado, diretso pa rin ang biyahe. Ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng tamang guide sa buhay. Kasi kung wala, imagine niyo to, pinasakay ko kayo sa isang barko o isang eroplano. Ako yung may-ari ng eroplano, ako yung may-ari ng barko. Pinasakay ko kayo doon, pero hindi nyo alam, inalis ko yung GPS. Inalis ko yung compass. Dahil naniniwala ako sa kakayahan ninyo bilang piloto o kapitan ng barko, hindi ko sinabi sa inyo, tinanggal ko yung compass. Okay? So sobrang galing ninyo, dumaan kayo sa lahat ng training, lahat ng workshop, iba't ibang klase para magpatakbo ng eroplano, para magpatakbo ng barko, ay nilagay ko kayo doon. Tiwala ako sa inyo. Nung nasa biyahe na kayo, nasa gitna na kayo ng dagat, nasa gitna na kayo ng ulap, ay tsaka nyo napansin. parang maghapon na ako dito sa gitna ng tubig, eh, hindi umaandar, hindi nagbabagong direksyon ko. Ba't parang puro hangin nakikita ko, puro ulap. Mukhang hindi ko nararating ang destinasyon ko, napakatagal ko na dito. Tapos, mag-iisip ka. Gamitin ko nga yung nalalaman ko, gamitin ko nga yung aking mga training, mga seminar. Eh, bigla may dumaang bagyo. Ay, hindi mo nakita sa radar. Kasi nga, walang GPS eh. Hindi mo naramdaman. O, ano na mangyayari sa'yo? Dalawang bagay lang pwede mangyayari sa'yo. Maubusan lang ka ng gasolina dahil sa pagsasayang mo ng oras, bumagsak ka o lumubog yung barko mo, or may second chance ka pa. Baka mabuhay ka pa. So, yun lang dalawa. Walang second chance or wala nang second chance. So, ganun po sa buhay natin. Kung babiyahe tayo, the moment na tayo ay nagsimulang mag-isip, magsalita, mangarap, kung hindi ka nakakuha ng tamang guide sa magulang mo, sigurado yan. Trial and error ang buhay mo. Pag hindi mo inalam, kung hindi ka nabigyan ng tamang guide na magulang mo sa iyong paglaki, tapos hindi mo pa rin inalam, hindi mo hinanap, ay talagang madidiskaril ang buhay mo. Okay? Lalong malaking problema yan kapag hindi kilala ng magulang mo ang Diyos dahil wala silang ipapakilala sa iyo na lumikha sa iyo, na pinakamataas sa lahat. Pag hindi alam ng magulang mo yon, madidiskaril ang biyahe ng buhay mo. Yan po ang napakaraming prinsipyo na pag-uusapan natin sa araw na ito. Naku po, hindi pa umiinit ang ating ang aking upuan. At iisa-isayin ko po yan sa pagbabalik po ni Papa Angelo, the Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.
prevention ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Here at Leader News Philippines. Alam nyo kasi, dami ko natatanggap na mensahe. Dami ko natatanggap na chat messages na mga asawang babae na lumalapit sa inyong lingkod, humingi ng tulong, humingi ng advice sa iba't ibang klase ng problema. At isa na doon, pinakamadalas na problema ay yung paghahanap ng trabaho ng kanilang husband, ng kanilang mga asawa. At dahil pandemic pa tayo ngayon, marami pa mga ospital at doktor na nag-enjoy sa pandemic na ito. Malaki ang kanilang kinikita. Okay. Ang mga husbands at tatay ngayon na nawala ng trabaho ay talagang hirap na hirap sa buhay ngayon. At kasama na dyan yung pagre-require ng mga ina-applyan nila ng mga swab test. Okay? Siyempre, pagka na nalugi yung kumpanya, nagsara, hanap siya ulit trabaho, may mga kumpanya namang tumatakbo eh. Open. Lalo na yung malalaking opisina na may sapat na puhunan. Ang problema, kailangan mo magdala ng medical clearance. Anong medical clearance yun? Yung katunayan na wala kang COVID, di ka exposed sa COVID at hindi ka potential na nagdadala ng virus na yan. Eh, ang mahal-mahal niyan. Di ba? Kung wala na makain yung anak niyan, saan kukuha ng pang-COVID test yan? Tapos, may mga ibang requirements pa na ginagastusan din, na hindi naman libre. So, marami din tayong mga tatay, kababayan, na nasaksihan, nakausap din, na dahil wala silang college degree, ang hina ng loob. Yun ang nagpapahina ng loob nila eh, para mag-apply sa mga matataas na posisyon na may mataas na sahod. Eh kasi ang sukatan ng tao, sukatan ng society, sukatan ng mundo ay ang pagkakaroon mo ng isang degree para makahawak ka ng mataas na posisyon na may mataas na sahod. Yun ang sukatan ng mundo eh. Kaya kapag undergraduate ka, ang bagsak mo, messenger. Ang bagsak mo, delivery boy. Ang bagsak mo, pinakamasaklap, janitor, undergraduate. Or clerk, staff, at sa labor law, ang tawag dyan ay rank and file. Rank and file position. At yung susunod dyan na level ay yung supervisory position. Yung supervisory position, pwedeng walang degree yan. Basta nagtagal sa trabaho, kabisado niya na yung kanyang trabaho, kaya nang mag-desisyon ng tama ayon sa objective ng kumpanya, kaya nang humawak ng mga tao, napopromote yan na maging visor. Eh pag nagtagal pa, tapos, pwedeng may mag-apply, may pumasok na may college degree at may sapat ding experience. Eh, tsugi yan. Okay? Machu-tsugi ka. Mahihigitan ka ng isang may college degree na marami ding experience. Pero kung may college degree siya, tapos walang experience, o lamang ka pa. Ah, lamang ako dyan. Di ba? Di ako kayang sindakin yan. Degree-degree siya. Eh, ako, 10 taon na ako dito eh. Kamsado ko na yung trabaho ko dito eh. O diba? Hindi siya natin threaten. Pero the moment na makita ng kumpanya na may isang mas angat sa posisyon mo bilang bisor, ay threat sa iya. Okay? So, sa mga tatay, husbands, single dads na nangihina ang loob dahil walang degree, eh tandaan po ninyo, patutunayan ngayon ni Papa Angelo, na hindi necessarily kailangan ng degree
kung gusto mong umasenso o umangat ang buhay mo. Sa isang artikulo na sinulat noong August 6, 2019 ni Attorney Dodo Dulay sa kanyang column sa Manila Times, sabi niya dito, "Is a college degree really worth it? IT is conventional wisdom among Filipino families that their children should get a college degree to land a good job, good and stable job." No, IT, diba? Sinasabi ng mga pamilya natin, ng mga kamag-anak natin, kuha ka ng IT kasi in demand ngayon yan. In demand. So, dahil yun, sama-samang in-advise, o di lahat nagkuhaan ng IT, nung magsigraduate, mga jobless lahat. Mga pilim-pili lang yung mga kinukuha. Okay? Tapos, sabi pa dito sa column, "I know a lot of people who work two jobs or endured financial hardships just to put their kids through college. Some families have even gone to the extent of sacrificing the education of their other children just to make sure one talented child finished college, hoping he or she would be their way out of poverty." Oh, ito ang masakit talaga sa ating kultura, eh. Itong mindset na ganito eh. Sabi dito ni Attorney Dodo Dulay, marami daw pamilya na tinitigil yung pag-aaral ng mga kapatid para itong panganay o kung sino man, yung matalino sa magkakapatid, ay masiguro na matapos sa pag-aaral para siya naman yung magsasalba sa pamilya sa kahirapan. Okay? Ito ang masakit dyan, di ba? Yung mga past episodes ni Papa Angelo ay pinag-discuss natin yan na nauuwi sa ganyan sitwasyon kapag ang magulang ay biglang nag-asawa ng walang kaplano-plano, basta na lang nakapag-sexual relations, naging instant nanay, naging instant tatay, eh yung mga nagpi-premarital sex, ito ang resulta ng buhay. Yung mga anak ang nagsasalba sa lahat ng pangangailangan na hindi kaya i-provide ng tatay niya na naging instant tatay. At ng nanay niya na naging instant nanay. Anak, nakasalalay na sa'yo ang kinabukasan ng mga kapatid mo. Oh, eh kaya ako natatawa eh kasi maling turo din eh. Di ba? "It's a ritual that's getting harder every year," sabi ni Attorney Dodo. "Tuition and miscellaneous fees in private high schools, colleges, and universities across the country continue to rise. I can only imagine how high tuition fees would be 10 or 20 years from now." Paano naman yung mga kapatid na naiwan, nagsakripisyo, na hindi muna nag-aral para yung kuya or yung brightest among them ang mauna munang mag-college? Baka by the time na pwede na mag-aral yung mga kapatid niya, siya na ay kumikita at tataas na lang tuition, malamang ubos lagi ang sahod niyan. At magsasawa din yan, mapapagod din yan, kasi yung sarili niyang pangarap, hindi niya magawa. Iiyak na lang yan isang araw. Puro na lang ako. Puro na lang ako. Paano naman ako? Paano naman yung sarili ko? Paano naman yung pangarap ko? O diba, ganyan na nangyayari? But, sabi ni Attorney dito, "Is a college degree really worth it?" Diba? Bigla siya nag-question. "The numbers don't appear to support that largely anecdotal theory." Wow, ganda ng salitang ginamit ni Attorney dito. "The numbers," ibig sabihin yung bilang ng mga college graduates, "don't appear to support that largely anecdotal theory." Wow, ang sarap naman bigkasin, no? "For the past 10 years, the country has been churning out more and more college graduates." Naiipon na daw. Sobrang dami na lang college graduates natin, pero kulang yung mga kumpanyang papasukan. Okay, "The number of college graduates produced by public and private colleges and universities from 2007 has increased by 60% in 2017. Oh, imagine that. From 2007 hanggang 2017, 10 years ha, ang laki ng in-increase, 60% college graduates.
Yet, for the same period, yung period na yan, 10 years, the unemployment rate among college graduates has remained high. Unemployment rate among these college graduates, averaging between 18 to 20% every year. Unemployment rate, 18 to 20% every year. This means that 2 out of every 10 fresh college graduates are unlikely to find jobs right after finishing college. You see that? Ibig daw sabihin, sa 2, sa bawat 10 fresh college graduate ay hindi makakakita ng tamang trabaho kahit siya ay makagraduate or after ng graduation niya. 2 for every 10 fresh college. So that's for the last 10 years, from 2017. 3 years ago or 4 years ago na yan, yung pinasamayan na pandemic na dumagdag yung ating mga OFWs na naging unemployed dahil sa pandemic na ito. Sino-sino ba ang mga taong walang college degree pero umasenso, umangat, lubago ang buhay at nakilala sa buong mundo? Aba, isa-isayin natin, sino-sino ba yung mga yan? Baka kasali ako dyan. Baka kasali si Papa Angelo dyan. Dito sa eto, dito sa golfnews.com, i-type nyo lang, ano, successful people na nag-drop out sa college o hindi nakatapos ng college, isa-isayin natin. Meet the billionaires who drop out of college. August 4, 2020 article by Jay Hilotin, Senior Assistant Editor. Number 1, Ralph Lauren. Oh, ito sikat na damit to, di ba? Ralph Lauren. 80 years old na ngayon. Net worth niya, 5.8 billion. He only finished 2 years of college. Forbes described him as the man who made American fashion cool. Ralph Lauren. Pangalawa, John Coom, 44 years old, net worth $10 billion. He dropped out of San Jose State University, worked at Yahoo for 9 years before founding WhatsApp. O siya palang founder ng WhatsApp, John Coom. $10 billion ang kanyang net worth. Nag-drop out din siya sa college. Mark Zuckerberg, o kilala nating lahat to, nako. 36 years old, net worth $66 billion, left Harvard University after his sophomore year to focus on Facebook. Zuckerberg founded the social network to help fellow students learn the names of the people in their classes. Imagine mo, nagsimula lang to sa idea na yung mga classmate niya, matutunan lang yung pangalan ng mga yung mga kaklase yun lang sa loob ng classroom through the use of cellphone. Yun lang ano niya, hindi niya akalain na lalaki yan at aabot at uubusan ng oras ng mga Pilipino. Okay? He never expected that, sigurado yan. He never thought of that. Next, Ted Turner, 81 years old. Net worth, $2.2 billion. He was expelled from Brown University. Turner turned out to be a pioneering American media proprietor, producer, and philanthropist. As a businessman, he is known as founder of the cable news network. Ooh, CNN. The first 24-hour cable news channel. Siya palang founder. Diba, kung di ka magbabasa, hindi mo malalaman eh. Diba? Ganito kahalaga magbabasa. T. Warner, or T.Y., ang kanyang pangalan. T. Warner, 75 years old. Net worth, $2.6 billion. T. Warner, known as the creator of Beanie Babies, dropped out of Kalamazoo College in 1962 because he reportedly couldn't afford it. Hindi niya kaya mag-aral sa college, so malis na lang siya. And now, ang kanyang net worth ay $2.6 billion. Next, David Geffen, 77 years old. Net worth, $8.4 billion. He dropped out of the University of Texas at Austin, worked as a talent agent at William Morris prior to founding
DreamWorks. Aba, nakikita nyo ito sa tuwing manonood kayo ng movies. Siya pala yun. David Geffen. Michael Esdell, 55 years old. Net worth, $30.6 billion. Dell spent his spare time as a student upgrading PCs. Ina-upgrade niya yung mga PC habang estudyante siya. Then he sold them from his dorm room. Sa kanyang dormitory, sa loob. Binibenta niya siguro online yung mga ina-upgrade niyang PC, personal computer. He made $180,000 in his first month of business. $180,000 ha, sa unang buwan ng kanyang ginagawa. The summer after his freshman year and never went back to school. O, nung kumikita na siya ng ganung kalaki, eh, umalis na lang eskwelahan. Hindi na kita kailangan. Michael S. Dell. D-E-L-L. O, alam niya, kabisado niya yan, mga computers, computer products. Larry Ellison, 75. Net worth, $63 billion. He dropped out of college twice after high school, enrolled in the University of Illinois at Urbana-Champaign, but dropped out during his sophomore year after his adoptive mother died. He later completed one semester at the University of Chicago. At least nakakumpleto siya ng one semester. Pero, college dropout pa rin to. Okay? Larry Ellison. Next. Oy, kilalang kilala natin to. Bill Gates. Oh, pinakamalakas na boses pa. Bill Gates. Net worth, $102 billion. Gates is considered Harvard's most successful dropout. He left the university during his sophomore year in 1975 and founded Microsoft. But proud na proud pa yung eskwelahan niya, no? Kahit hindi naman siya nakatapos doon. Sabi ng Harvard, he is our most successful dropout. Baka pag narinig ng mga estudyante nila ito ngayon, dropout na rin kami lahat. Gusto na yung maging Bill Gates. Proud na proud pa ang Harvard. Next. Steve Jobs, unfortunately, namatay siya noong 2011. Pero net worth niya is $10.2 billion. Jobs dropped out of Reed College to become the father of all things Apple. Before he left Reed, he took a calligraphy class that later inspired him to include a wide range of fonts. O yung mga fonts na ginagamit natin sa pagtatype versus one standard text on the first Macs, unang Macs. That's how he endeared artists to the Mac. Jobs is said to have made artists instead of geeks and love computers too. O, kilala niyan, si Steve Jobs. Okay? siya yung founder ng Apple computer. Di ba? O, balikan ko si Bill Gates. May kwento pa yan eh. Nung panahon na nag-aaral pa rin si Bill Gates, yung mga professor niya, mga teacher niya sa eskwelahan, ay pinagbibintangan siyang baliw. Oo, pag-aralan nyo. Nag-aralan ko din eh. Nagsususpetsahan siyang baliw at nagpatawag ng psychologist, psychiatrist, patest siya. Oo, ano nangyari later on? Baka bandang huli eh. Yung psychologist yun, psychiatrist yun na baliw. No? Hindi nila akalain na ginadjudge nila yung tao ng ganun. Tapos, siya pang magiging pinaka-bilyonaryo, pinakamayaman sa buong mundo. So far, stage na umabot siya sa ganun. Next, Elon Musk. 49 years old, net worth, $70.6 billion. Strictly speaking, Elon is not a college dropout. He did receive a degree in economics from the University of Pennsylvania, Wharton School, and physics from the College of Arts and Sciences. He then began a PhD in applied physics at Stanford University, but dropped out in 2 days to start his first company called Zip2, which he created in 1995 to provide business directories and maps to media companies and local e-commerce merchants. Na bought by Compaq for $340 million, na binili ng Compaq later on. Later, Musk co-founded X.com, which was merged with PayPal, then sold it to eBay for $1.5 in stock
of which he received $165 million. With that money, he founded Tesla and SpaceX, among others. So, Elon Musk, graduate ng college, pero sa PhD school, dun siya nag-drop out. Ngayon, baka sabihin nyo, eh, Papa Angelo, puro naman foreigner yung sinasabi mo eh. Eh, dapat meron din Pilipino. Ay, dapat nga meron. Yun ang tamang salita. Dapat merong Pilipino na makilala din bilang successful na tao sa buong mundo kahit siya ay college dropout. So, sino yung mga yon? Sa pagbabalik po, na Papa Angelo, The Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Nagbabalik po si Papa Angelo, The Life Mentor. Bibilisan ko na lang po, nakukulang nga tayo sa oras. Talaga naman, nandaldal mo kasi Papa Angelo eh. Hindi mo pa nakukuha yung tamang dapat sabihin sa kanila eh. Okay, bibilisan ko na lang to. Why don't we have any billionaire dropouts in the Philippines? So, ito ang title na nakapost, nakapublish sa ecomparemo.com. October 20, 2015. Wala, isip din nila 5 years ago or 6 years ago na isip din nila yung tinatanong ko ngayon. Bakit walang Filipino billionaire na drop out sa Philippines? O any research nila? 1/3 of billionaires in the US never got a college degree. 1/3, ha? 1/3 of billionaires. We find out why it's not the same for our country. Mukhang nanlalambot din sila. Okay, stay in school, stay right on track. Subtitle. There is a simple established Filipino mentality that correlates higher education with success. Earn a college degree and you'll be just fine later on in life. According to a Nielsen Global Survey of Education Aspirations conducted in 2013, Filipinos believe in the correlation between education and having better employment prospects, with a leading 15.4% of household budget allocated to education. Students who did not graduate but obtain college education have a 70% advantage to land jobs in the wage sector. Okay? This observation is based on the 2008 data provided by the Sector Assessment on Filipino Youth Labor Market Experience by the Asian Development Bank. Okay. Sabi dito, masyado kasing na hindi ko masabing na poison eh, na naitanim sa mga Pilipino yung mentality na stay in school, stay right on track. Kahit nagugutom na kayo, kahit nagugutom ng mga kapatid mo, mag-aral ka mabuti. Dahil pag may edukasyon ka, eh talaga naman magkakaroon ka ng magandang trabaho na may magandang posisyon. May magandang sahod, mataas na sahod, at hindi sahod ng clerk,
hindi sahod ng rock and file, eh tama naman. Okay? Pero, there's more to it. Okay? Wait, there's more. Sabi ng mga komersyal na hindi na ituturo ng magulang, na hindi na alam ng magulang. Wait, there's more. Ituturo ngayon ni Papa Angelo. Yeah, pero isa-isahin ko muna sa inyo. Yung mga college dropouts na billionaire natin dito sa Pilipinas, ang unang-unang binigay dito ay si Injap Siya. Aba? Mang Inasal founder. Hindi pala siya nakatapos ng college. May ko nalaman. Okay? Drop out. Sabi dito. Eh, alam niyo naman kung ano na yung kinahinatnan ng career ni Injap Siya ngayon. Naku po. Talagang kaiinggitan ng maraming Pilipino. Okay? Pangalawa, Eduardo Danding Cuanco. San Miguel Corporation's Eduardo Danding Cuanco, who is said to have moved in and out of school. So, labas-pasok na ng eskwelahan to when he was young. And next, JG Summit's John Gokong Wei Jr., who dropped out of school in his teens and started trading after his father's early demise. So, kilala niyo si John Gokong Wei Jr. Ay, siya lang naman yung may-ari ng Robinsons, okay? Siya lang naman yun. This may not be billionaires, but similarly, world-renowned Filipino millionaires, Cristeta, Pasha, Comerford, White House Executive Chef, and Guy Pineda, Taboo, Tyke, Creator, are dropouts in their own rights. Okay? Marami pa. At si Angelo Basse. Ay, hindi pa pala nailagay dito. Okay. Now, ano ba ang sikreto ng mga taon to? Papa Angelo, naiinip na kami. Anong sikreto? Okay, umpisahan natin sa sinasabi kong, wait, there's more. Kasi pinakikinggan lang natin yung magulang natin eh. Pinakikinggan lang natin yung society natin eh. Pakinggan naman natin yung Diyos. It's more to say about that. Ito, oh. From the beginning, umpisahan natin, ha? From the beginning, Genesis chapter 1, verse 28. Ah, teka, 26 muna. Then God said, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. Verse 27. In the image of God, he created them. Male and female created them. Verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Verse 29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole and every tree that has fruit with seed. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. Verse 31. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Ano ibig sabihin itong mga verse na to? Alam nyo, gusto ko maintindihan nyo muna yung prinsipyo na, that, by the way, yung prinsipyo, principles means first. First, ang ibig sabihin ng prince. Kaya, in-search niya. Okay? Tinawag itong principles sa constitution ng Diyos because hindi ito napapansin ng mga pastor at pari. Okay? Itong principles na to, nakatutok lang sila doon sa Ten Commandments at sa mga mismong statement na ang sinasabi ay kautusan. Pero itong mababasan mo sa chapter 1 ay hindi kautusan. Prinsipyo. What does it mean by prinsipyo? Principles. First law. Principles means first law.
So hindi siya necessarily na maging do not covet thy neighbor's wife, do not kill, do not. Okay? hindi ibig sabihin na yung law ay puro do not, don't do this, don't do that. Principles are also law. Batas din. Okay. Ito ah, gusto kong mapag-isipan nyo. Tayo ay produkto. Human being. Yung mga manufacturer ang tawag sa gumawa ng isang bagay. Okay? Let's say mayroong manufacturer ng kotse. Ang tawag sa kanila ay iba't ibang manufacturer, di ba? Iba-iba. Let's say Toyota. Manufacturer sila ng kotse. At hindi lang kotse yung ginagawa. Ano pa? Truck. At iba't ibang klase ng kotse. Iba't ibang klase purpose. O layunin. O gamit. Pag ginamit mo sa ibang purpose, yung isang kotse, halimbawa, yung kotse na binili mo, eh, nilagyan mo ng mga semento, mga buhangin. Eh, talaga masisira yan. Okay? So, maling purpose will result to damage. Okay? So, yung manufacturer, bawat produktong ginagawa niya, merong manual. Merong handbook. Ano ang makikita sa handbook? Yung mga do's and don'ts ng may kinalaman doon sa produktong yun. So kung bumili ka ng kotse, makikita mo doon sa manual na yun, yung mga bawal at pwedeng gawin sa iyong kotse. Now the moment you violated any of those written in the manual, ay talagang magsasuffer, magmamalfunction ang kotse mo. At yung manual na yan, alam nyo kung sabihin ng manual? Manu means the maker. Yung al means the mind. So pag binagdugtong mo yan, it means the mind of the maker. Ano ba ang nasa utak ng maker nung ginagawa niya yung produktong yan? Siya lang yung nakakaalam noon. Siya lang yung pwedeng magpaliwanag tungkol doon. Siya yung author, ang tawag dyan. So, tayo, human being, pinanganak tayong may purpose. Dalawang model lang. Isang male, isang female. Iba ang purpose ng male, ayon sa aking pag-aaral, na na-explain ko sa mga naunang episode, iba rin ang purpose ng female. Magkaiba yan. Kaya, kapag hindi alam yan ang bawat isa tapos nag-asawa, at talagang disaster. Okay? Nagmamalfunction yan ang bawat isa kapag hindi alam kung paano i-handle yung asawa niya na mayroong male o female model. Okay? Kapag tayo, ugali kasi natin, pag bumili tayong produkto, na sobrang kapal ng manual, at saka na yan. Alam ko na to, sususian ko lang to, under na to, di ba? Wala tayong time basahin yung manual. Na hindi natin alam na nandun sa manual na yon ang sagot kapag nagka-problema yung produkto. Okay? Now, yung bawat produktong nilalabas ng mga manufacturer, so excited ako eh. Yan ay tinitest muna nila na gumagana ang lahat ng area bago nila mga bayan. Tama? Hindi nila pwedeng ilabas yan nang hindi pa tapos, nang hindi pa natetest, nang hindi pa napuprove na gumagana ang lahat ng function niyan. Lahat ng piyesa niyan. Lahat ng areas niyan, bahagi. They release it from the factory. At kapag natetest na lahat, na may quality control nga silang tinatawag eh. Pag nagsabi na yung quality controller, this is pass. Pasado na yan. Ano ang huling-huling bagay na ilalagay nila? Yung kanilang logo. Yung kanilang company name. Okay? Company name. Then, saka lang ilalabas yan. Kaya,
sa akala mo brand new yan, hindi pa nagamit. Ay, nagamit na yan. Na-test na kasi yan, tinest nila. Okay? At dun sa manual na yon, may warranty, may guarantee na nagpapatunay, nagsasabi na ang produktong yan ay tumatakbo ng ganito katulin. Ang produktong yan ay dapat nilalagyan lamang ng diesel, huwag mo lalagyan ng tubig, magmamalfunction yan. Okay? Ang produktong yan ay may malamig na aircon at tumatakbo ng bla bla bla. Lahat yan, nandun sa manual. Now, anong kinalaman ito sa tao? Yung kotse, nilabas, successfully, tumatakbo, umaanda. Sundin mo lang yung manual, hindi magkakaproblema ang kotse mo, hahaba ang buhay. Sa tao, hindi nagkulang ang Diyos yan. Hindi naisip ng Diyos yan. Ano ang nilagay ng Diyos sa tao? Verse 26, let us make mankind in our image. Ibig sabihin, kung ikaw ay naging tao, ikaw ay tapos na, na-testing ka na ng Diyos, at ikaw ay destined for success. Okay? About human being, na-test na ng Diyos yan. Kaya nga, ang huling-huling nilagay niya sa atin ay image. Bakit sinasabi kong huling-huli? Kasi nakaplano na kung ano ang buhay mo sa mundo. At wala dyan na maging mahirap ka. Hindi kasali dyan na magdusa ka. Naintindihan nyo? Okay. Kaya nilagay na ng Diyos ang image niya sa atin. Pati yung karakter, kung paano mag-isip, kung paano dumiskarte. Nilagay na ng Diyos sa atin yan. At paano mo masiguro, Papa Angelo? Ito pa. Verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Dalawang models, male and female lang. God blessed them and said to them. First, ha? God blessed them and said to them. Ano ba ibig sabihin ng bless? Tingnan natin, ha? Ayon sa Hebrew, ang salitang bless ay a gift, no? Sa Hebrew, ito ay beraka, meaning gift or present, no? Ito ay something of value na naka-built in sa katawan mo, sa tao. Naka-built in, binilt in na ng Diyos to guarantee your success, to make sure na ikaw ay maging successful sa buhay. Dala-dala mo lahat yung katangian ng Diyos, yung kanyang imahe. Naku po, kailangan naiintindihan po natin lahat talaga to. Hindi ito na ituturo sa simbahan. Hindi ito na ituturo sa lahat ng simbahan na pinuntahan ko. Opo, napakarami kong religion na sinalihan noon. At hindi ko narinig ito. Hindi ko naging inspiration ito kasi hindi naman naituro eh. Ang tinuturo nila kung paano umakit sa langit eh. Oo, bigay ko 10% para makakit ka sa langit. Ay nako. Baling-bali, ibang-iba sa tinuturo ng Panginoon. Okay? Dito kanya gusto sa lupa, hindi dun sa langit. Useless ka dun. Okay? Wala kang physical body dun. Nako. Ay, nako. So, bukod dun sa blessed them, etong unang-unang inutos sa Diyos, ng Diyos sa tao, ha? Pakinggan nyo mabuti, ha? Be fruitful and increase in number. Sa verse 28. Inulit niya uli yan. Be fruitful and multiply. Now, pag pinag-aralan mo ang mind ng Diyos, mind of the Maker, may sequence din yung kanyang sinasabi. Kapag narinig mo yung be fruitful and multiply, ibig sabihin, maging fruitful ka, ibig sabihin, merong seed na nakatanim sa'yo. Because sabi niya sa verse 29, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth. Sa kabuuan ng buong mundo, may binigay akong seed lahat dyan. Kaya nga, hindi natatapos yung bawat prutas natin, hindi nauubos eh. Okay? Pati animals, hindi nauubos yan. May mga seed din sila.
ang tao, hindi lang seed na paggawa ng panibagong tao, ang dala-dala natin, ano pa yun? Seed para maging fruitful. At dahil mali ang turo sa atin, pinaunawa muna sa atin na magpakarami ng anak at fruitful na daw yun. Yun daw ang ibig sabihin nun, pag nagparami ka ng anak, eh maling-mali po yan. Ang sabi ng Diyos, binigyan kita ng seed, be fruitful. Then, pag naging fruitful ka na, you multiply. Steps ang binibigay ng Diyos. Steps. Pag in-skip mo yung step 1 at step 2 at nandun ka na sa step 3, which is multiply, disaster ang buhay mo. Pag sinunod mo yung step 1 na sinabi niya, palaguin mo sarili mo, mag-aral kang mabuti, hindi mo kailangan makatapos ng college, ha? Wala siyang sinabi dito. Okay? Mag-grow ka, lahat ng bagay na dapat mong matutunan para ikaw ay mamunga. Tamang panahon, tamang lugar, ikaw ay mamumunga. At kapag ikaw ay namunga na, marami ka ng alam, marami ka ng skills, marami ka ng pwedeng kitain, na pwede mong ipangkain, ipapakain, na kakayahan ka na magpakain ng mga tao o bata na imumultiply mo later on. And the rest is history. The same principle na dapat mong gagawin all the time. May kilala akong tao na example. Bago tayo magtapos. Mabilis na lang to. Para wala na tong part 3. Part 4. Ito, mabilis lang ha. Para mas maintindihan ninyo. May isang tao akong kilalang kilala na lumaking mahirap din. Zero sa pamilya. Taga-igib sa bahay nila. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka maraming inggitero sa gobyerno. Alam mo, ugali kasi natin Pilipino. Pag namumunga ang isang tao, hitik sa bunga, binabato, sinitira, no? Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi baka masilip pa ng mga inggitero dyan sa gobyerno o saan man. Okay? Siya ay may singing skill, singing talent nung bata pa siya. Nag-entertain siya ng mga tao. Tapos, pinag-aralan niya kung paano kumanta ng maayos. Okay? Noong natutunan niya paano kumanta ng maayos, umaattend din siya ng mga seminar, mga workshop tungkol sa pagkanta, tamang pagkanta. At na-realize niya later on na pwede pala siyang magturo ng pagkanta din. Noong maging maayos na yung pagkanta niya, naging vocal coach siya. Okay? Yung seed niya, nag-time is 2. Okay? So, para mamunga, pinag-aaralan niya yung kanyang pagkanta. At the same time, kung paano ituro yung pagkanta ng tama. Okay? So, dalawa na. Na-multiply na niya. Fruitful. Nagiging fruitful na siya. Mamunga na. Bukod doon, sa kanyang natuklasan, pagkanta, then naging vocal coach, nagtulong kumanta, natuto siyang mag-MC kasi habang siya ay nag-entertain sa mga okasyon, kumakanta sa mga okasyon, natutunan niya magsalita ng maayos. So siya ay naging MC din sa bawat events, kasal, debut, lahat ng okasyon, pati mga corporate events. Pinag-aralan niya kung paano magsalita ng maayos. Pinag-aralan niya kung paano mag-English ng maayos. So ano na nangyayari? Nagiging fruitful na siya. At na-discover niya na meron pala siyang talento sa pag-manage ng event. Dahil sa kanyang desire na maging director ng mga movie dati, desire niya yon, plano niya yon, pangarap niya yon, dahil wala siyang puhunan para mag-aral ng movie directing, ay yung desire niya to direct an event ay napunta sa events management. Anong ginawa niya doon? Nag-aral siya, umattend siya ng mga workshop, na may kinalaman sa events para mas maintindihan niya kung ano ang kalakaran sa industry. What else? Nakakaapat na siyang seed na nagiging fruitful na siya. Naging consultant din siya ng mga kumpanya sa larangan ng human resources, sa larangan ng labor law, sa larangan ng government compliance, sa larangan ng family law,
sa larangan ng marriage law, sa larangan ng immigration law, pati criminal law na involved siya dyan. Pinag-aralan niya lahat dahil napunta siya doon sa lugar na makikita niya yung seed niya na tama nga sinasabi ng Diyos. Ilalagay ka sa lugar na makikita mo ang iyong mga seeds na sinasabi niya sa Genesis chapter 1. So natuklasan niya. Unang-una, naging messenger siya, tapos naging liaison, then naging paraligat. At pinag-aralan niya lahat ng mga papeles na dala-dala niya habang nandun sa law office. Hindi lang paraligat, binabasa niya. Hindi lang basta, dali mo to, deliver mo to doon. Pinag-aaralan niya bakit nagawa ito, bakit nabuo ito, bakit na yung iutos sa akin. Yan ang mga nagralo sa isip niya noong mga panahon na yun. Kaya natutunan niya lahat yan. At sinamahan niya ng churi o ng pag-aaral sa mga training, workshop about sa mga field na yun. At syempre, bumibili rin siya ng mga libro. Nung nagkakaroon na siya ng konting kita, bili ng libro, konting kita, bili ng libro, basa. Hindi siya nagsasaya ng oras pa. Nung naging consultant na siya, ay naisip niyang magkaroon din ng isa pang seed na dinidevelop niya, na na-develop na ngayon, na nagiging fruitful na ngayon din, ay yung kanyang pag-mentoring, yung kanyang pag-marriage counseling. Oo, naku, nakakay lang seed na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na. At ang sumunod doon, siyempre, ganoon din ginawa niya. Pinag-aralan niya lahat ng mga bagay na may kinalaman sa relationship, sa kasal, sa life, sa buhay, mga problema. Pinag-aaralan niya. Walang tigil hanggang ngayon. Pinag-aaralan niya. Umaten siya ng seminar tungkol doon at binabalansin niya at tinitingnan niya kung naka-align doon sa manufacturer's manual. Yung mga tinuturo ng mga inaatinan niya. Pag hindi naka-align, hindi niya susundin. Doon lang siya sa turo ng mismo manufacturer. Magaling siya mag-drive din. Or since 1997 daw, never pa siyang involved sa anumang aksidente. At dahil doon, nagtayo siya ng driving school. Okay? Driving school, okay? Yung galing niya sa pagdadrive ay share niya sa mga kliyente na nagnanais ng private driving schooling. Okay? May kotse ka, halimbawa, i-offer niya yung service niya bilang coach, driving coach. Okay? Ano pa? Naging advocate din siya ng mental health. So, kasama sa kanyang mga seeds, pinatutubo or nagiging fruitful yung advocacy na yan. Sa dami na ng mga kababayan na problema, babaliw na, nagpapakamatay, nade-depress, etc. At ano pa? Dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa bawat pamilyang nag-aaway, ay nagkaroon pa ng isang family mediation center. Ano pa? Foundation. Sinishare niya sa kapwa niya ang lahat ng kanyang mga kinikita. At dito na pupunta yung 10% ng kanyang income. Dito na pupunta yung 10% ng kanyang oras sa kapwa upang ibalik sa Diyos ang mga pinatunayan ng Diyos sa kanya. Totoo at talaga naman palang nag-work. Alam niyo ba, later na lang aral ng kolehiyo. At bago siya nakapag-aral ng kolehiyo, successful na yung kanyang mga negosyo. Totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Intindihin mo lang, unawain mo lang mismo, ikaw mismo. Hindi mo kailangan ng pastor o ng pare para maintindihan mo ang Biblia. Dahil the more na pinag-aaralan mo yan, sabi ni Jesus, ipapadala niya ang Holy Ghost para matulungan ka na maintindihan ang iyong binabasa at i-remind niya sa iyo yung dapat mong gawin. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. So, sa 10 kumpanya na yan, sa 10 organisasyon na nabuo niya ng taong kilala ko, never na nagutom yung kanyang mga anak. Alam niyo ba kung ilan ang anak niya? 7. At lahat yan, nag-aaral sa private school. Never in his entire life na nagutom ang kanyang mga anak. Ang totoo naman pala,
Sinabi yan ni King David sa Psalms 37 verse 25. I was young and now old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Sabi ni King David, tanda na ako. Pero hindi ko pa nakita, never pa ako nakakita na ang isang matuwid na tao, matuwid na tatay, matuwid na husbands ay napabayaan or nag-begging for bread or namalimos ang kanyang mga anak. So kung matuwid na tao pag-uusapan, paano ba dinidefine ang matuwid? Ang pagsunod sa batas ng Diyos at batas din ng tao ay 24/7. Araw-araw, minuto-minuto, din mo lang yan. Because yun din ang sabi ng Diyos. Meditate on your lips sa Jeremiah. Day and night. Dala-dala mo yan, yung mga prinsipyong tinuturo ko. Alam niyo mga kaibigan, kulang na kulang ang isang oras or isang buwan. Kulang yan para pag-usapan natin ang lahat ng prinsipyong binigay sa atin upang makasurvive sa lahat ng suliranin sa ating buhay. Kulang na kulang po yan. Sana po sa susunod na episode natin, subaybayan niyo pa po dahil ito ang magbibigay sa atin ng tunay at tamang guide dahil ang tama, ang kahulugan ay truth. At sino ba ang nagdadala ng truth, ng katotohanan? Alam niyo ang meaning ng, alam niyo ba si Satanas? Malapit na po tayo, mabilis lang to. Si Satan ay tinawag na Prince of Darkness. Sa Hebrew, ang meaning ng darkness ay ignorance. Si Jesus ay tinawag na Light of the World. Hindi nangangahulugan na siya ang bumbilya ng buong mundo, ha? Light sa Hebrew means truth, yung katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, I am the truth. I am the light of the world. Nasa akin ang liwanag na kailangan nyo. Nasa akin yung problema, isagot, solusyon sa lahat ng problema ninyo. Si Satanas ay tinawag na Prince of Darkness dahil yung hindi mo alam, doon nagro-rule ang demonyo sa buhay mo. Kaya kung naghihirap ang buhay mo ngayon, nasisira ang pamilya mo ngayon, puro ka problema, hindi yan kagagawan ng Diyos. Yan ay kagagawan ng pagiging ignorante mo sa pinlano, sa design ng Diyos na tinanim niya sa mo. Kaya si Satanas ang nagro-rule sa buhay natin sa mga bagay na hindi natin alam, kaya nasisira ang buhay natin. Nanonood lang si Satanas, okay? Pinagtatawanan lang niya tayo kapag nasisira ang buhay natin. Kaya kung gusto mong hindi mapagaling sa kapangyarihan ng Prince of Darkness, punta ka doon sa Light of the World, who is Jesus Christ. Mga kaibigan, this is Papa Angelo, the Life Mentor. Sana po marami kayo natutunan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Thank you so much.